Ito po si Ate Nurse, ang inyong lingkod, isang clinical instructor at isang registered nurse sa Pilipinas na kasalukuyan ay nandito sa Riyadh, Saudi Arabia bilang isang OFW. Ang aking pong channel ay tungkol sa pangkalusugan, mga health tips, health teachings, at pag-uusap o reaction video tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating kalusugan. Peace! Ulo ni baby na untog, naumpog, naalog. Dapat ka ba mag-alala? Alam namin kung gaano ito nakakatakot kapag nabunggo, naumpog, nabukol, nabagok o tinamaan ang ulo ng iyong baby. Una, huminga ng malalim at subukang manatiling kalmado. Kadalasan, ang mga trauma sa ulo ay mga minor at hindi nangangailangan ng medical attention. Sa katunayan, sa ginawang research noong 2015 ay nagsasabi na ang mga pinsala sa ulo na nauugnay sa pagkahulog sa mga maliliit na bata ay karaniwang hindi nagdudulot ng malubhang pinsala. Kasabay nito, ang Centers for Disease Control and Prevention ay nagsasaad na ang falls ay ang pangunahing sanhi ng traumatic brain injury sa mga bata hanggang sa edad na 4. Tandaan na bihira ito. Kaya sa mas bihirang kaso, mayroong ilang mga pahiwatig na dapat maging alert upang humingi ng emergency medical help. Kailan dapat dalhin sa emergency room? Una, ayon sa isang pag-aaral sa shortfalls ng mga maliliit na bata, halos 2-3% lamang ng pagbagsak ang humantong sa isang simpleng fracture sa bungo. At karamihan sa mga ito ay hindi nagdudulot ng mga neurological problems. Halos 1% lamang ng mga fracture sa bungo na nauugnay sa aksidenteng pagbagsak na maaring magdulot ng moderate hanggang severe brain injury. Sinabi nito, mahalaga pa ring magkaroon ng kamalayan ng mga sintomas ng isang traumatic brain injury, kabilang ang mga pagkakaalog ng ulo. Sintomas na karaniwang mapapansin mula 24 hanggang 48 na oras ng aksidente. Kung ang iyong sanggol ay nagpapakita ng alinman sa mga sintomas na ito pagkatapos makaranas ng pinsala sa kanilang ulo, tumawag sa emergency number o dalhin sila sa pinakamalapit na emergency room. Hindi makontrol na pagdurugo mula sa isang hiwa. Isang umbok na malambot na lugar sa bungo. Labis na pasa o pamamaga. Pagsusuka ng higit sa 1 beses. Hindi pangkaraniwang pagkaantok o kahirapan na manatiling alerto. Pagkawala ng kamalayan o hindi pagtugon sa voice or touch. Dugo o likido na lumalabas mula sa ilong o tainga. Isang seizure. Isang hinihinalang pinsala sa leeg o spinal cord. Problema sa paghinga. Hindi humihinga. Simulan ang CPR kung alam mo kung paano ito gawin. Mga karaniwang sanhi. Ang hindi sinasadyang mga pagkaumpong sa ulo ay isa sa mga pinakakaraniwang pinsala sa mga infants at toddlers. Ang madalas at karamihang kadahilanan ay ang physical stature at development ng isang sanggol.
Ang mga ulo ng mga sanggol ay madalas na proporsyonal na mas malaki kaysa sa kanilang mga katawan. Kung kaya mas madali sa kanila na mawala ang kanilang balanse. Bilang karagdagan, ang pisikal na lakas at kakayahan ng mga sanggol ay patuloy na nagbabago, na nakakaapekto sa kanilang katatagan at koordinasyon. Ang kanilang mabuway na paglalakad ay maaaring maglagay sa kanila sa kapahamakan kapag naka-encounter sila ng nangbago. Hindi pantay na nilalakaran o isang kaaya-ayang bagay na maaaring tabuhin o habulin ng baby o bata. Ito, kaakibat ng pagkahilig ng isang sanggol na makisali sa mas maraming mga kilos na pangahas na sila ay umaakyat, tumetalon, o sinusubukang lumipad para lamang sa thrill, ay maaaring maging perpektong equation para sa isang hindi magandang pangyayari. Sa katunayan, ang mga sanggol ay kilalang kilala sa mga karaniwang sanhi ng head injury. Pagkadulas sa tub. Pagkahulog ng patalikod. Nahuhulog sa bed o changing table. Pagbagsak pagkatapos umakyat sa furniture o paakyat sa mga countertop. Pagbagsak o paglabas ng crib. Nadapa sa basahan o mga bagay sa sahig. Pagkahulog sa hagdan. Pagbagsak habang ginagamit ang walker, isa sa mga kadahilanan kung bakit ang mga walkers ay itinuturing na hindi ligtas. Nahuhulog mula palaruan ng swing. Ang taas na kung saan nahulog ang isang sanggol ay naiugnay sa kalubhaan ng pinsala. Kaya kung ang iyong anak ay nahulog mula sa isang mas mataas na lugar, tulad ng mula sa kuna o countertop, ay maaaring peligro ay maging malubha ang pinsala. Symptoms. Mga uri at sintomas ng mga pinsala sa ulo na nauugnay sa pagkahulog. Ang terminong head injury ay sumasaklaw sa kabuuang pinsala, mula sa isang maliit na bukol sa noo hanggang sa isang traumatic brain injury. Karamihan sa mga shortfall-related injuries sa mga sanggol ay nasa mild category. Banayad na pinsala sa ulo. Mild head injuries. Ang mild head injuries ay itinuturing na close, nangangahulugang walang skull fracture o anumang napinsala sa utak. Sa ganitong kaso, ang pamamaga at isang malaking bukol o pasa sa balat ay maaaring lumitaw ng walang anumang karagdagang mga sintomas. Kung ang pagkahulog ang iyong sanggol ay nagdulot ng cut o laceration, maaaring mayroong pagdurugo na nangangailangan ng medikal na atensyon para linisin at tahiin ang sugat. Kahit na ito ay hindi humantong sa brain or skull injury. Matapos ang bukol sa ulo, ang mga sanggol ay maaaring makaranas ng sakit ng ulo at kakulangan sa ginhawa. Gayunpaman, sa edad na ito, ito ay mahirap para sa kanila na sabihin ang kanilang nararamdaman. Maaaring ito humantong sa bilang maligalig o kahirapan sa pagtulog. Katamtaman hanggang sa matinding pinsala sa ulo, moderate to severe head injuries, ay kumakatawan sa mga nauugnay sa pagkahulog ng sanggol. Maaari itong ma-involve ang mga skull fracture, contusions kapag ang utak ay nabugbog, concussions kapag ang utak ay naalog, pagdurugo sa utak o sa paligid ng mga layer na pumapalibot sa utak, ang mga pagkakaalog, conusion, ay ang pinakakaraniwan at hindi gaanong matinding uri ng traumatic brain injury. Ang isang concussion ay maaaring makaapekto sa maraming bahagi ng utak, na nagiging sanhi ng mga problema sa brain function.
Ang mga palatandaan ng isang pagkakalog sa mga bata ay maaaring kabilang ang sakit ng ulo, pagkawala ng kamalayan, mga pagbabago sa pagka-alerto, pagduwal at pagsusuka. Bagaman napakabihirang, ang mas matinding pinsala ay maaaring kasangkot ang fracture sa bungo, na maaaring magkaroon ng pressure sa brain at maging sanhi ng pamamaga, pasa, o pagdurugo sa paligid o sa loob ng utak. Ito ang pinakaseryosong pangyayari na nangangailangan ng emergency medical attention. Isang critical na medical treatment ay ibinibigay sa lalong madaling panahon upang mabawasan ang potensyal na pangmatagalang pinsala sa utak at loss of physical at cognitive function. Mga ka-nurse, hangad ko ang kaligtasan ng inyong mga sanggol na anak. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana ay nakatulong ito sa inyo, mga dagdag kaalamang pangkalusugan. Please don't forget to like this video. Subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video.